So, ayan, magandang araw sa ating lahat mga kagulong. Iyon, isang malamig na araw. Ayan, ngayong araw mga kagulong, nakakuha tayo ng booking papuntang Paranaque. Buko doon. Hindi ko lang kasi talaga siya nabidyohan. Akala ko naka-on yung aking camera kasi hindi ko na-on pala. So, mayroon siyang pinasabay papuntang Quezon City kasi sabi niya sa akin, paano ba gagawin ito kuya? Mayroon pa daw siyang isa papuntang Quezon City. Sabi niya, pwede i-deliver mo na rin to. Kaso lang, sabi niya, hindi daw niya na isabay dun sa mga ad stop. Ibig sabihin, panibagong stop. Sabi niya, i-book ko na lang daw mula do sa pick up ulit papuntang Quezon City. So, dalawa yung ating dala, puro envelope lang. Iyon! Iyan, so medyo swerte tayo ngayong araw. Yung isang shipping na papuntang Quezon City, 390. Tapos yung ating papuntang Paranaque is 291. Iyan. So, kahit paano, maganda yung ating na-pick up today. So, meron agad tayong tumataginting na 680 na delivery papuntang Maynila. So, Quezon City. So, on the way lang siya. Unahin natin yung Paranaque mga kagulong. So, ngayong araw mga kagulong, meron lang tayong kunting topic na pag-uusapan. Yan, ito tungkol dun sa mga customer na nai-scam din ng kapwa rider. Kasi, alam mo naman, sa panahon ngayon talaga, gipitan na yung iba talaga, kumakapit na sa patalin. Yan, mga kapwa natin rider. Yan yung ating pag-uusapan. Paano nga ba natin may iwasan yan? Diba, minsan kasi, nagagamit yung ating pangalan kahit hindi naman tayo gumawa ng kalukuhan. Nagagamit yung ating mga profile dahil nga ginagamit ng iba sa kalukuhan. Alamin natin kung bakit nga ba yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. At sa mga nagpapa-shoutout po, nasa dulo po ng aking video. Siyempre naman mga kagulong, alam nyo kung bakit maraming gumagawa ng kalokohan. Una, siguro sa nasisilaw sila sa kunting halaga. Ano ba, yung halagang dinadala nila sa mga 9,000, 10,000. So nasisilaw sila doon. Pinagpalit agad ko yung kanilang mga trabaho. Minsan pa naman, yung account na gamit nila is mismong kanilang account. Diba? Ibig sabihin, profile mismo nila yung kanilang ginagamit, motor mismo nila ang nandun naka-indicate sa kanilang profile. Yung iba naman kahit hindi gumawa ng kalokohan, nagtataka sila bakit, di ba, nagka-record sila ng scam sila ng mga customer. Kasi minsan sa totoo lang, yung ibang kapwa natin rider, di ba, nambawa yung iba pag-uwi ng Pilipinas, yung iba abroad, di ba. Ngayon, pag-uwi ng Pilipinas, nag-apply ka, alam mo, para mayroon naman silang extra income, di ba? Para naman yung kanilang pinaghihirapan dun sa abroad, hindi maubos agad. At paano, mayroon silang kinikita araw-araw. Ubertikan muna natin to. Yan. Para pagdating nila ng abroad, may maiiwan pa rin sila sa kanilang pamilya. Ngunit, siyempre, yung kanilang account, kailala mo, minsan pinagkakatiwala nila dun sa kanilang kakilala, kaibigan, kabarkada, alam nilang, so siguro, inisip na, mapagkakatiwalaan ko to. Siyempre, minsan kasi yung ibang nating mga kababayan na nag-a-abroad, kumukuha din sila ng diskarte doon sa kanilang kapitbahay, barkada, na naglalamob, diba, nainganyo sila kung paano mag-apply. Ngayon, pag balik nila ng ibang bansa, pinapagamit nila yung mga kagulong. Para naman, siyempre, may usapan sila. O, hulugan mo na yung mga bag niya. Kung nakakuha sila ng bag. Kung, halimbawa nga, hindi pa bayad yung kasban. Bayaran mo muna yung kasban. Parang ganun. Kung bayad naman yung kasban at may bag na sila, bag na lang yung binabayaran. Di ba? Pinagkakatiwala nila yung account nila. Hindi nila alam. Minsan. Minsan pa nga eh. Sa totoo lang. Minsan nga. Yung iba, kamag-anak pa nalulukos kamag-anak. Di ba? Ano pa kaya yung kaibigan na nasilaw doon sa kunting halaga. Ang gamit na account ay yung sayo. Diba? Ang dala nilang nakakuha sila. Halimbawa, cellphone. Ang halaga, 15,000, 20,000. Diba? Yun ang kanilang gamit. Siyempre,
Nagkataon na nangangailangan sila ng pera, wala sila ibang matakbuhan. Kumapit sila sa patalim, yun ang kanilang ginawa. Sino ang kawawa, mga kagulong? Ikaw na may-ari ng account. Yung pangalan mo ang naiskandalo, hindi naman pangalan ng rider. Kasi ginamit lang yung account mo. Paano nga ba natin may iwasan yung mga ganong sitwasyon? Siyempre, kung ikaw ay halimbawang part-time lang dahil nag-aabang ka ng pabalik ng abroad, huwag ka nang kumuha ng bag. Sa totoo lang, mga kagulong, pag hindi ka kumuha ng bag at tapos ka na sa iyong kasban, pagbalik mo after 2 years, kung nandyan pa sila lamob, hindi ka naman madi-deactivate. Kasi may laman naman yung wallet mo. At saka may kasban ka. Hindi ka pwede nilang i-deactivate. Kasi, basta't active yung iyong number. Basta tandaan, kung ikaw ay mag-abroad, hanggat maaari, kung alanganin ka dun sa pagkakatiwala ng iyong account, hanggat maaari nga, huwag mo ipagkatiwala ng iyong account. Kasi nga, sa totoo lang, minsan nagagamit ito sa kasamaan. Minsan sa totoo lang, kahit gawain ng isang rider, nadadama yung ibang rider, kapwa delivery rider na, di ba, naging matapat, mabuti sa kanilang customer. Yun yung mahirap doon, mga kagulong, yung mga matitino, nadadamay. Kasabihin, ay, pangit na sila lamob, mga scammer yung mga rider. Kahit isa lang yung i-scam doon, lahat tayo ng matitino, nadadamay. Tandaan, lahat ng matitino, nadadamay. Dahil di naman sa kakagawan din ng ibang rider. Kaya ang payo ko talaga hanggat maaari, kahit sabihin, yung iba kasi sa tutulong, binibinta yung kanilang account. Oh, no! Ano ba? Oh, bilhin mo na tong account ko. Then, siyempre, meron silang 2,000 na kasban. May 2,000 sila na kasban. Bibinta nila lang, 3,000 na lang. Oh, di ba? May account ka na, hindi ka na mag-apply. Siyempre, pagka-interesa ng iba yan ng mga masasama. Di ba? May mga masamang hangarin sa kanilang kapwa. Yan. So, hanggat maaari, karamihan ng mga nangi-scam, hindi sarili nilang account. Ikaw ba naman, ipapahamak mo yung sarili mong account. Buhira lang talagang kailangan-kailangan mo, papahamak mo yung sarili mo para gumawa ng kalokohan. Kasi sa totoo lang, marami talaga akong nakaka-encounter na maraming dumbli yung kanilang account. Ibig sabihin, pero ginagamit naman nila ito sa mabuti. Ibig sabihin, sabi ng iba, hindi mabuti kasi dalawang account mo. Pero siyempre, kahit paano, hindi nila dinudungisan yung kanilang account na pinahiram sa kanila. Yun, ibig sabihin, mabuti yun. Kasi hindi nga nila dinudungisan. Ibig sabihin, naging tapat sila doon sa kanilang kausap na gamitin sa maayos yung kanilang account. Binili man ito o pinahiram ng kanilang kamag-anak, kumpare o anuman. Yan, paalala, kung ikaw ay pupunta ng abroad o kung ikaw ay mag-resign na, hanggat mare, huwag mong ibibinta. Diba? Gusto mong tumubo ng 1,000 pero ang kapalit naman nito, mga kagulong, ang iyong pangalan masisira ito. Kasi magkaka-record ka. Hindi ka na pwedeng bumalik kay Lalamove. Samantalang, kung gustong halimbawa, uwi ka ng probinsya, gusto mo mag-resign ka lang, mag-resign ka lang, balik mo yung mga bag mo para makuha mo yung iyong kasban. At least kahit paano, wala kang aberya. Pagdating ng araw, kung gusto mong bumalik, mag-apply ka uli. Kung nandyan pa sila lang mo, ganun lang yun, mga kagulong. So, kunting tips lang to para naman sa totoo lang, hindi po tayo ma-scam ng ating kapwa rider kasi parang na-scam na rin kayo. Kasi ginamit yung inyong account sa hindi magandang bagay, sa hindi magandang gawain ng ating kapwa rider. Tandaan, sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala, di ba? Although marami pa rin naman magtitiwala, pero yung mapagkakatiwalaan mo talaga. Kasi sa totoo lang, lahat naman ng tao may bahid ng kasamaan. Wala pong tao na perfectong perfecto. Tandaan yan, mga kagulong, walang taong perfectong perfecto. May bahid lahat ng kasamaan. O may temptation lahat tayo. Kaya sana para naman maiwasan yung mga ganong situation na hindi magamit yung ating pangalan, hanggang maaari, kung ayaw mo na kay Lalamove, mag-resign ka. Huwag mong ipagamit sa iba. Kasi kasiraan mo pag was nagluko ang iyong pinagamitan ng iyong account. Sana naunawaan nyo at naintindihan yung aking mga sinasabi para naman hindi naman lahat madadamay sa kagagawa ng isang rider. Kasi iniisip ng iba, inang-scam nga sila sa rider, iscamin din natin sila. Pero sa totoo lang, hindi yung tama. Huwag mong sabihin, pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng bato, di, magkabukulan kayo. Yeah, sabihin na lang, hindi na uso yung batuhin mo ng, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tilapay, hindi na daw uso yan. Pero, hanggat maaari, gumawa pa rin tayo ng mabuti sa ating kapwa. So, yun lang naman yung aking payo sa inyo. Kunting tips yan. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo aking video,
Yan, paki-like na lang din and share. So sa mga nagpapa-shoutout pala, shoutout kay Joseph De La Cruz, Rinan Busa, Orlando Ferrer. Yan, shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa akin channel. Yan, sa mga gusto mong nagpapa-shoutout, mag-comments lang kayo sa aking video, sa shoutout ko. Yan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hi, sir, Roy. Okay. Salamat, sir.